Hello Golden Shoppers, welcome once again to my channel. This is Sir Job and welcome to Sir Job TV. Para sa lahat po ng mga new explorers, tsaka newly discovered pa lang po sa aking channel, please don't forget to subscribe and click the notification bell for you to be updated with my future videos. So para sa araw na ito, i-discuss natin ang konsepto ng the residencia and the visita. Welcome to my video number 127. Good morning once again, Golden Shoppers. Today is May 27 of 2021 and today is Thursday. Pero patuloy pa rin tayong magbibigay sa inyo ng meaningful discussions dito pa rin sa mundo ng social sciences. So nabanggit ko na po sa inyo kanina na ang ipofocus po natin is yung mga measurement on how to evaluate a certain official here in the country during the Spanish era. So pasensya na po kayo kung meron kayong maririnig na mga tunog because may mga operations po malalim kapit sa aking venue, pero hindi pa rin yan makakapigil sa ating discussion, sa ating daily discussion here po sa aking YouTube channel. So, what is residencia and what is visita? Yan ang ating ipofocus sa ating video for this morning. To check the abuse of power of royal officials, two ancient Castilian institutions, the residencia and the visita, were transplanted into Philippine soil. Highlight natin, okay, para ma-check ang mga abuses na pwedeng gawin kasi nangyayari at nagagawa at nagaganap yan sa kasaysayan. So to check and to evaluate the performances of those officials. Kasi as I said to you, ang King of Spain ay nakalocate lamang sa Spain as a country, okay? Hindi siya dito sa Philippines kasi ang dami pong colony din po ng Spain. So that is the reason why para ma-monitor ang performances ng mga officials na nandito sa Pilipinas, nagkaroon tayo ng version of residencia and the visita. Or the residencia and visita were transplanted into the Philippine soil. Accordingly, the residencia dating back to the 15th century in Spain was first resorted to in the Indies or Spanish possessions in Amerasia, including Philippines in 1501. So talking about 15th century pa lang, actually, nagkaroon na ng implementation in other colonies po ng Spain ang konsepto ng residencia. Okay? But because by the virtue of 1565, which is the official settlement of the Spaniards in the country, since na-colonize na nila tayo, so of course, whatever the implementations of other colony ng Spain should also be implemented in the country Philippines. So that is the reason why nagkaroon din ang konsepto ng residencia here in our country. It was the judicial review of a residenciado or one judge conducted at the end of his term of office supervised publicly by Juez de Residencia. So, ibig sabihin, ang konsepto po ng residencia ay gagawin at the end of the term of office of that particular official. Okay, hindi po siya gagawin at the starting point. So, kumbaga sa ating present time ngayon, every year, ini-evaluate tayo. May mga sinasubmit tayong mga documents. It depends upon kung ano yung trabaho mo, okay, in the public office. So, ganun pa rin yung konsepto. Meaning to say, you have to comply certain requirements and to submit mga documents in order for you to prove that you have done something in this particular colony, for example, or in the job or in the position that you are functioning in the colony of Spain talking about. So, ganun po siya ang konsepto ng residencia. Supervised publicly by Juez de Residencia. Okay, basta conducted siya at the end of his term of office. Ganun po ang konsepto. So, ano ang pwedeng mangyari sa isang official na guilty after the evaluation ng kanyang performance here in the country Philippines? Imposed on a residenciado found guilty of public misconduct, eto po ang pwedeng mangyari sa kanya, were either heavy fines ang ipapataw sa isang official na yan. Second, sequestration of properties, meaning to say kukunin po ng government ang kanyang mga properties. Or imprisonment, pwede po siyang makulong, okay, sa kanyang misconduct in the colony of Spain. Or a combination of all three penalties na inimpose po ng residenciado as a concept. So meaning to say,
Pwedeng isa lang doon ang ipataw sa kanya na penalty, or pwede talaga na yung tatlo ang ipapataw sa kanya. Okay, as a penalty for his misconduct in the colony of Spain. Okay, ganun po ang ibig sabihin. The residencia continued until 1799 when it was officially abolished in the colonies. Okay, so nagpatuloy po siya hanggang sa it was abolished in the practices of the Spanish colony in different parts of the globe. So, ibig sabihin, pag sinabi kong residencia, ang tatandaan nyo lang always is, it is a concept where he could try his predecessor of any wrongdoing. So, meaning to say, like for example, you are a Spaniard and you are aiming to become a governor general in the country. Ngayon, ang mayayari, you have to search and you have to find those documents na magpapatunay na yung governor general na yan ay nagkaroon ng misconduct here in the country Philippines, for example, or one of the colonies of Spain, for example. Meaning to say, hindi siya nag-function properly. There was maladministration being done sa kanyang pamumuno in a certain colony of Spain. So, patunayan mo yan, okay, in order for you to get the position of governor general. So, ito po yung konsepto ng residencia. Meaning to say, you have to try, okay, or you have to contest with your predecessor of anything that he has done for the colony of Spain. But of course, you have to show na mayroon talagang misconduct na nangyayari and para lumabas na ikaw ang mas deserving na pumalit sa kanya to be a governor general for any colony of Spain. So, ganun po ang konsepto ng tinatawag nating residencia. Now, let's move on to the second one, which is the visita. Okay, anong ibig sabihin nito? The visita differed from the residencia in that it was conducted clandestinely. Okay, pag sinabi natin clandestinely, meaning to say secretly conducted po, pag sinabi kong visita, by a visitador general sent from Spain and might occur anytime within the official's term. Okay, so meaning to say, without any previous notice, pupunta po dito ang tinatawag nating visitador general. Okay? So, secret investigation ito or parang surprise visit ito, okay, sa mga colony ng Spain. So, dapat talaga handa ka, no, for everything that you have to show pag dumating si visitador general sa kung asan kang place na belong. So, ang konsepto po ng visita ay nahahati po sa dalawang uri. Okay, meron po tayong tinatawag na specific visita and we also have the general visita. So, anong ibig sabihin pag sinabi kong specific? So, specific visita meant an investigation of a single official or a province. Single official or a province. Yan po ang ibig sabihin ng specific visita. Meaning to say, ang Governor General ng Philippines ang aking ipofocus. As a person ha, wala na akong ibang titingang official, but only the Governor General. Specific yan, okay? Or pag sinabi kong, I want to go to the province of Cebu, for example, or the city of Cebu, for example. Okay, so kailangan maghanda si city alcalde, okay, and the rest of the officials. Like, for example, the gobernadorcillo and the cabeza de barangay of that particular place. Okay, kasi dyan po pupunta si visitador general. Okay, specific ang tawag niyan kasi nag-mention siya ng pangalan ng tao or nag-mention siya ng posisyon ng isang official or nag-mention siya ng name ng place na kung saan i-visit niya. So that is single visita. Okay, meaning to say, meron siyang target na siya lang talaga ang ipofocus. Ang taong ito or ang lugar na ito lamang. Okay? But hindi po ito ipinaaalam. So secret investigation po ito, as I said to you sa ating definition. Second one is ang tinatawag nating general visita. Ano ibig sabihin ito? Meant an investigation, okay, of the whole vice royalty like Mexico or Captaincy
general like the Philippines. So, ibig sabihin, pag sinabi kong general, the entire colony po ang i-focus. Like, for example, sasabihin ng visitador general, I want to go to Philippines to check everything there. So, ibig sabihin, kung hanggang saan kontrolado na ng mga Spaniards at that time, dapat handa na po silang lahat. Because kasali po sila sa i-check when we are speaking of the general visita. When the conduct is being done in general, so lahat po actually, the entire colony will be checked. Okay, considering the general visita. But the concept is still pa rin doon sa tinatawag nating secret pa rin siya na investigation to be conducted. So yun po, ang kaibahan, okay? We have the general and we also have our specific visita to be conducted. So, ang konseptong ito was first applied in the Indies in 1499, which is the visita had the same objectives as the residencia. So, ganun lang po, same ang konsepto. I-check, i-monitor, i-evaluate ang mga performances ng mga officials in the colony. Ganun lang po ang konsepto. So, ang kaibahan lamang ng dalawang ito, because pag sinabi kong visita, secret investigation. Pag sinabi kong residencia, you know already that at the end of your term, you will be checked. Okay? That is to ensure faithful and efficient service on the part of the government authorities. Just to check if you are still functioning, no, as how you are expected by the King of Spain to function in that particular colony. So, ganun po. So, kailangan talaga may evaluation with the virtue of the visita and, of course, the residencia. Wrongdoers were either fined, dismissed from office, or expelled from the colony, or received a combination of all these punishments. So, if proven guilty, ito po ang mga pwedeng mangyari sa iyo. Pwedeng ma-dismiss ka sa office or matanggal ka sa position mo, mawala ka sa colony, ibalik ka sa Iberian Peninsula, ibalik ka sa Spain, for example, tanggalin sa iyo ang posisyon. Okay? Yun ang pwedeng mangyari sa iyo. Pwedeng combination ng dalawang punishments na to, or pwedeng isa lang ang ma-encounter mo or ipataw sa iyo ng Spanish government. So, ganun siya. But usually, talagang napapabalik sila, okay, sa Iberian Peninsula. Kasi as I said to you, hindi po talaga matagal ang kanilang term dito sa Philippines. Kasi nga, of course, yun ang goal nila pag nakarating sila dito, they have to drain the resources of our country, Philippines, definitely. So, that is the reason why hindi nagtatagal ang mga governor general here in our country. Salitan sila ng salitan because of course, there are things na ma-observe at ma-check as the visitador general will be monitored their performances here in the country. So once again, ang diniscuss ko sa inyo ngayon is the concept of the residencia and the visita. Na kung saan, pag sinabi kong visita, it's a secret investigation na may dalawang uri po. We have the specific and the general visita. That would be all for this morning. I hope you learned something from this video and I hope that you will share this video to your friends and to anybody else that you think tangailangan ng video na ito. Asahan niyo po that Sir Job TV will continue to discuss more meaningful discussions, especially in the world of social sciences. Thank you very much for watching. Bye-bye!